Magandang buhay, Kabamba! Isang lutong Ilocano na naman po ang aking isi-share sa inyo. Ito ay ang tinatawag naming buridibot. Isa ito na masarap na recipe naming mga Ilocano. Aglalaok man ng nganat natang tinak iluto tata, Kabamba. Kaya tara at samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto, at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Ito yung mga gulay na aking paghalu-haluin dito sa aking lulutuin na buridibot. Ito yung tinatawag naming baeg o kaya alukon. Lalagyan ko rin ito ng sitaw, talong, kamote, at itong bunga ng malunggay. Bangus naman yung aking isasahog dito. Medyo pawala na kasi itong bunga ng malunggay. Kaya naisipan kong magluto ulit nito. Marami din kasing nakapag-request ng buridibod. Akin munang inihaw itong isdang bangus na aking isasahog. Habang iniihaw ko to ay inumpisahan ko naman na ang magluto. Dito na pala ako magluluto sa kawali. Nilagyan ko ito ng tubig at nilagay ko na itong kamote. Akin lamang itong tinakpan at papakuluan. Pagkakulo naman nito ay maglalagay na ako dito ng bagoong. Kayo nang bahalang magtantya ng ilalagay na bagoong, Kabamba. Pagkalagay ko naman dito sa bagoong ay agad ko naman nang nilagay itong aking inihaw na bangus. Isasabay ko na yung pagpapakulo ko dito sa bangus para magkalasa na itong sabaw ng ating dinengdeng. Tinakpan at pinakuluan ko lang ulit ito ng 5 minuto. Pagkatapos naman ng pagpapakulo ay akin lang hinango itong bangus na aking nilagay kanina. Ibabalik ko rin lang ito mamaya dito sa aking niluluto. Dahil ilalagay ko lang muna itong mga gulay. Ang una kong nilagay na gulay ay itong bunga ng malunggay. Maliban sa kamote, itong malunggay ang pinaka main ingredient sa aking nilulutong buridibod. Nilagay ko na rin pala dito yung sitaw at itong talong. Ang masarap din sana na ilahok dito na ibang gulay ay itong patani at yung tinatawag naming samsamping. Yun ay yung bunga ng bluter natin. Kaya lang ay wala akong nakitang benta doon sa palengke kanina. Hindi na daw kasi kapanahonan ng samsamping at patani. Pagkalagay ko sa mga gulay ay akin naman nang binalik itong aking hinango kanina na bangus. Akin na muli itong tinakpan at papakuluan lang ito ng 5 minuto or hanggang sa maluto na ito ng half cook. At ang panghuli kong ilalagay na gulay ay itong baeg. Alukon at himbabao ang ibang tawag namin dito. Bird's flower naman ito sa Ingles. At isa rin talaga ito na masarap na gulay. Isa rin ito na isinasahog sa lutuin na balatong o yung munggo sa Tagalog. Pagkalagay ko naman nito ay akin na muling itong papakuluan ng 2 hanggang 3 minuto. At nilagyan ko rin ito ng kunting pampalasa. Yan ay optional lamang. Depende na lang kung gusto nyong maglagay niyan. Tinawag itong buridibod dahil lulutuin mo yung kamote hanggang ito ay madurog. Or sa Ilocano ay lutuan da ito ay aging gana maburbur ay di kamuti na. Isunga agluto kamutin, Kabamba, habang may mga bunga pa ng malunggay ngayon dahil kagulan na ay papawala na ito. At shout out po pala sa mga nag-request nito. Mag-comment ka na lang dyan kung isa ka sa mga nag-request nito. Datan, Kabamba, na imas manunmangan lalo no agkamut ka. Tara at sabayan niyo ulit akong kumain. Maraming salamat sa panonood, Kabamba. Hanggang sa muli!